Nigel, say hi. Hi. Thank you for the support, Ace. Gracias. Say hi to Senator Bongo and President Duterte. Kagabi ay isang lubos na kasiyahan matapos na mapanalunan ni Hidilyn Diaz ang kauna-unahang medalyang gintong Olimpiko. Ilang dekada na ang hinihintay, ngunit si Hidilyn ay ang atleta na sa wakas ay naging isang katotohanan, ang pangarap ng isang buong bansa. Ngayon ay isang two-time Olympic medalist, nanalo siya sa silver medal sa 2016 Summer Olympics. Uuwi si Diaz na may higit pa sa isang gintong medalya. Bago pa magsimula ang Tokyo 2020 Olympics, nangako na ang mga negosyante at ang gobyerno sa koponan ng Pilipinas na magkakaroon ng mga gantimpalang cash na naghihintay sa kanila kung magdala sila ng medalya. Milyon-milyon sana ang kanilang makuha. Upang matiyak lamang na makukuha ni Hidilyn ang nararapat at nararapat sa kanya, narito ang isang listahan ng lahat ng makukuha niya ngayon sa pagkapanalo niya ng gold medal. Number 1, 10 milyong piso mula sa Philippine Sports Commission, alinsunod sa 2015 Sports Benefits and Incentives Act. Ang sinumang gintong medalist na kumakatawan sa Pilipinas ay mananalo ng 10 milyon. Nakasaad sa batas sa ilalim ng Section 8, 10 milyong piso at isang Olimpikong ginto na medalya ng valor na ilalabas ng PSC para sa Summer Olympic and Winter Olympic Games. Ang mga medalya ng silver ay bibigyan ng 5 million, samantalang ang mga medalya ng bronze ay bibigyan ng 2 million. Number 2, 10 million mula kay Manny Pangilinan. Nagpasya ang Manny V. Pangilinan Sports Foundation na itugma ang insentibo ng gobyerno upang mapalakas ang moral at bigyan ang mga atleta ng labis na pagtulak upang manalo. Matagal na naming hinihintay ang medalyang gintong Olimpiko at alam na namin na ito ay magbibigay inspirasyon sa buong bansa. Sabi ng Pangulo ng MVP Sports Foundation. Tulad ng PSC, katimpalaan ng MVP ang mga silver medalist ng 5 million at mga bronze medalist ng 2 million. Thank you so much for helping all the Filipino athletes. God bless you po. Number 3, 10 milyon mula kay Ramon Ang. Sinabi ng CEO ng San Miguel Corporation na si Ramon Ang na nais niyang itugma ang mga gatimpala ng salapi ni Manny Pangilinan at ng Philippine Sports Commission o PSC sa pamamagitan ng pagbibigay ng 10 milyon sa sinumang Filipino Olympian na nagawang agawin ang isang gintong medalya. Philippine Olympic Committee President Bambo Tolentino confirmed RSA commitment on July 13. Nagpasalamat din ako kay Ramon Ang ng San Miguel na nag-commit ng same amount like MVP Group. Tulad ng pundasyon ng PSC at MVP, igagawad ng RSA ang mga silver medalist ng 5 million at bronze medalist ng 2 million. Number 4, 3 million mula kay Mikey Romero noong July 20. Sinabi ni House Deputy Speaker Mikey Romero na idaragdag niya ang lumalaking cash pool para sa mga Olympian na may 3 million ang mga gold medalist at 2 million silver medalist at 1 million sa mga bronze na medalya. Ang aking good news na out of my company expense, itataya ko na ang mga insentibo na magbigay ng karagdagang paganyag. Sabi ni Romero na kasama sa mga negosyo ang Air Asia Philippines. Number 5, House and Lot. Mula sa pamahalaan, bukod sa 10 milyong premyo, sinabi din ng Philippine Olympic Committee President Tolentino na bibigyan ng gobyerno ng bahay at lote ang bawat gintong medalist.
Number 6, ang mga bonuses noong 2016. Nang magwagi si Hidilyn sa kanyang silver medal sa Summer Olympics, nanalo siya ng 5 million bilang bahagi ng Philippine Sports Commission Incentives Act. Ngunit nagpadala si Pangulong Rodrigo Duterte ng personal na bonus na 2 million mula sa kanyang tanggapan. Nangangahulugan ito na malamang na ang atleta ay makatanggap ng maraming iba pang mga sorpresang regalo sa mga darating na linggo dahil nararapat din sa kanya. Number 7 at mas marami pang mga bonuses. Ang lahat ng mga premium ito ay nauugnay sa mga pangako na ginawa bago pa ang palarong Olympics. Hindi kaya nabilangin ng pagbaha ng mga sponsorship na darating sa daan ni Hidilyn. Bilang kauna-unahang Pilipinong gintong Olympian, every sports brand, drink brand, sportswear brand, maybe even telco brands and car brands will be interested in her becoming potential ambassador. Nangangahulugan iyon na ang mga regalo at deal sa pag-sponsor na maaring maidagdag sa 33 milyong premyo mula sa mga tycoon. Ang lahat ng mga premyong ito ay dumating 2 taon lamang pagkatapos gumawa ng mga headlines si Hidilyn tungkol sa mga financial struggles of being a Filipino athlete. Kahit na siya ay ginulo ng mga propaganda troll, sa isang pagkakataon ay natakot para sa kanyang buhay. Matapos siyang hindi makatarungang isinama sa isang hindi napatunayan na balak laban sa gobyerno. But the universe works in a mysterious ways dahil 2 taon pagkatapos ng mga issues na iyon, tumatawa siya papunta sa bangko para mag-deposit ng kanyang napanalunan. Hello guys, hihinto na natin ang ating bilang dahil sa ngayon bumubuhos ang mga regalo para kay Hidilyn. Hindi lamang nagwagi ng 35.5 million na cash ang Olympic gold medalist na si Hidilyn Diaz. Matapos ang kanyang makaisasayang panalo sa 2020 Tokyo Olympics, bumuhos kay Diaz ang maraming mga regalo na ang ilan ay nagmula sa laki ng isang buong bahay at lote. Philippine Olympic Committee President and Congressman Abraham Tolentino ay iginawad kay Diaz ang isang bahay at lote sa kanyang bayan sa Tagaytay City, Cavite. Nangako si Tolentino ilang araw lamang bago magsimula ang Olympics na ibinalita niya na ang CEO ng San Miguel Corporation na si Ramon S. Ang ay tumutugma sa Philippine Sports Commission at ang Manny V. Pangilinan Sports Foundation sa kani-kanilang 10 million na pangako sa bawat Filipinong gold medalist sa Olympics.
Hindi lamang siya uuwi ng may 35.5 million sa bangko, pati na rin ang akda sa isang bahay at luti sa Tagaytay. Ngunit tumatanggap din siya ng mga susi sa isang 14 million condominium unit sa Eastwood City. Sa kabutihang loob ni Andrew Tan, chairman ng Mega World Corporation at ang pinakabagong tycoon na magigalo kay Diaz. Si Diaz na anak ng isang tricycle driver once said she grew up with nothing. For all her hard work and dedication, it's safe to say this only scratches the surface of what this Filipino deserves.